Magandang araw po sa inyo lahat dyan at welcome back to my channel. Relax, please subscribe and share. At pakihit na lang po ang bell button para palaging update sa mga bago ko pong video. So guys, maraming salamat po sa mga nanood sa mga previous ko pong video. At guys, bago lang po ako sa pagbablog, sana po tulungan nyo po akong ma-reach yung 1,000 subscribers at 4,000 watch time. So guys, sana tulungan nyo po akong ma-reach po yun. Ngayong araw po ay magbabalik po ako ng rice hull sa kulungan ng mga alaga kong manok para yung dumi mapailalim at mabago na naman yung bandang itaas. At sinabayan ko na rin po ng disinfect. So guys, maganda po yung rice hull sa alaga nating mga manok po sa mga kulungan. At maiwasan po natin yung amoy at mabilis po linisin guys. So guys, 3 months na po yan na hindi ko pa napalitan hanggang ngayon kasi araw-araw po nililinis ko naman yung kulungan nila. Kaya ngayon ay mabalik pa rin po at magdagdag po ako ng rice hull or kusot. So ang nahanap ko ngayon ay kusot. So guys, mag-relax muna kayo dyan at manood at samahan niyo po akong sa mga activities ko po ngayong araw. Yan na po, na-spread ko na yung kusot sa kulungan ng mga alaga kong manok. Yan. Yan po, kakatapos ko lang maglagay ng kusot sa kulungan ng mga alaga kong manok at nag-disinfect habang nagpapawala po tayo ng amoy dyan sa loob ng kulungan. So pag-usapan muna natin yung manok ko po na hindi po natunawan. So guys, ito po yung ginawa ko para matunawan po siya. Ito po sa guys na hindi natunawan ng pagkain. So gagamutin ko po. Ito guys ang ipapainom ko po sa kanya. Buti na lang meron po tayong nakatagong gamot. Pang emergency po meron pa tayong nakukuha. Yan po guys,
Tatabayanan lang po natin kung ano ang sitwasyon niya at kung matutunawan hanggang hapon. So, tara guys, ikukulong muna ulit. Yan na po siya. Kinulong ko ulit. So, pinainom ko po ng gamot na ito. Mabuti mayroon po tayong nakatagong gamot. So, yan. Mayroon po tayong nakuha na pang-emergency. Mamayang hapon, titingnan natin kung ano na yung sitwasyon niya po. Guys, ito na po yung alaga kong manok na hindi na tunawan. So, pinainom ko po siya ng gamot noong 7 o'clock ng umaga. Ngayon ay alauna ng hapon. So, i-check ko siya. Kakapain ko yung dibdib niya banda, yung kung saan napupunta yung pellet. So, ito guys. Yun guys, hindi na siya buo-buo yung pellet. Nakakapako ay pa ano na pang tubig na yung laman sa ano niya. Medyo na-improve na guys. So hintay pa tayo hanggang hapon kung ano pang mangyayari. Sa ngayon lang yan lang muna. A few moments later. So yan na po siya guys, yung manok na hindi natunawan. So ginamot ko po siya ng 7 ng umaga. Ngayon ay 5 o'clock na, so masigla na po siya. Yan. So pwede na natin papakawalan sa kulungan. At ngayon guys, yung gamot na ginamit ko, mabisa po. So guys, kunin natin, papakawalan na. Yan na po siya guys, yun. Next morning. Good morning, mga alaga kong manok. So, i-check ko guys yung manok na hindi natunawan kahapon. So, sana siya. Ito siya guys. Ito siya. Yan. Ito po. Yun. Masigla na po siya guys. Wala na yung laman yung tiyan niya. Yan. Masigla na po. Yan. Bakit hindi natutunawan yung manok? So guys, ano yan, sobra sa pagkain at mahina yung panunaw niya at kulang po sa tubig. Yan po guys. Later. Yan na po sila guys, binalik ko na po sila sa kulungan. So yan na po yung kusot. Yan po guys, katapos ko lang maglagay ng kusot sa kulungan ng mga alaga kong manok. So guys, dito na po magtatapos yung video ko. Maraming maraming salamat po sa nanonood.
At maraming maraming salamat din po sa mga subscribers ko po. At maraming salamat po sa mga suporta nyo. Guys, tulungan nyo po ako ma-reach yung 1,000 subscriber at 4,000 watch time. So guys, bago lang po ako sa pagbablog, sana tulungan nyo po ako ma-reach po yun. Maraming maraming salamat po at mag-ingat po kayo lagi.